Nako, magandang umaga sa iyo, Ka Eric, at of course, alam mo, kagagaling ko lang from the airport. Yes. Alam mo naman na naggaling tayo sa isang napakayaman at makabuluhang rally ng hakbang ng Maisog USA, no? Yes. Congratulations. And of course, hindi na ako nag-bis. Ito yung aming suot. Maganda, maganda. sa rally. Alam mo, Ka Eric, talagang kahit nasa eroplano ako, ramdam ko, no? Yung sinasabi natin, yung celebration ng ating kalayaan. Alam mo, ang tema doon sa New York is yung preserving culture and heritage for future generations, no? Pero sa atin, bahagi yun. At niyayakap natin yung ganong layunin ng Philippine Independence Day parade natin dito sa New York. Pero nilalagyan natin ng mas malaman at makabuluhan. Kaya sabi ko nga kanina, Ka Eric, ramdam namin ang mayamang hobby ng kulturang Pilipino at pamana, no? Para sa mga generations natin. Kasi tumayo tayo doon. Sumigaw tayo para sa kapayapaan. Sumigaw tayo sa respeto para sa saligang batas. Hinikayat natin na gisingin ang ating mga ninuno upang ipaglaban ang tunay na kayapaan. Na nabubulol na ako at medyo pagod ako sa konti. Okay na, attorney. Excited. Alam namin yung excitement ninyo. Ang sinasabi ko lang is, ito yung na dapat ay mag-focus tayo. Tama. Sa pamamagitan ng diplomasya, dialogo, at kooperasyon. Ka Eric, kaya alam mo, bagamat nakaramdam kami ng mga tinatawag nating distractions at yung intimidation, kami ang pinakamalaking contingent. Wow. Humigit kumulang 400. Wow. Ka Eric, no? Malaki yan sa USA. Kahit nilagay kami sa huli, 400, kaya halos nung nagsimula kami ng mini program namin doon, tinawag namin ang pastor ng KAOJC upang magbigay ng dalangin, at of course pinaliwanag natin yung press statement ng SDS New York tsaka yung hakbang ng Maisog USA, kasi alam mo naman na ang naghulma at nagbigay ng anyo sa hakbang ng Maisog USA ay ang SDS New York. Tama. Dahil yung pagyakap doon sa tinatawag nating pagtugon doon sa pagtulong natin at ikawing ang hakbang ng Maisog USA sa pambansang Kilusan sa Pilipinas. Kaya unang-una rin, Ka Eric, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Okay, talagang malaki yung pasasalamat ko rito sa sakripisyo ng mga conveners ng SDS at saka yung mga officers ng hakbang ng Maisog USA, no? Volunteers na kahit na maiksi yung panahon, kahit may mga distractions, makikita natin yung damdamin nila, makikita natin na ramdam nila kung ano yung gusto nilang ipahayag, no? Kasi alam mo, hindi ko na binanggit ito sa ating mga members, yung mga core members na lang ng Hakbang Maisog USS at SDS, kasi meron doon na sinasabi nila na yung hindi kayo nakalista, hindi kayo pwedeng sumama sa rally, no? Wow. At naglagay pa doon na ni-report sa New York Police District na alam na nila na tatanggalin nila yung mga grupong hindi nakalista. Pero alam mo, ang irony nito, itong intimidation na ito, Ka Eric, dalawa yung nilalabag. Yung saligang batas ng Pilipinas at saka yung saligang batas ng Amerika. Alam Correct. Mo bakit? Kasi yung mga meeting, ginagawa yun sa loob ng konsulado. Na ang ibig sabihin nun, extension yun ng Philippine territory. So, ito, sumunod kami, no? Sinunod namin ang alituntunin, yung masisipag naming SecGen na si Jocelyn Cambaya, si yung Vice President namin na si Angie, tsaka si Fons, yung Director namin sa Finance, lagi silang umaaten, no? Sundin ang alituntunin. Pero kung yung makadinig ka na bawal magkilos protesta, bawal magchanting, medyo makaiba, mayroong ibang meaning yon. Pero tama yon, sumunod kami doon. Kasi ang mahalaga, kung ang tema ng ating selebrasyon
sa kalayaan ay nakatutok sa tinatawag natin preservation of Filipino cultural heritage. Mm. Tayo po, ang ating kultura at relihiyon ay isang makasaysayang kultura ng mapayapa at nakaugat sa kapayapaan at tama, hindi sa digmaan. Attorney Valera, binitbit, sir. Yes, binitbit namin yan, Kaya Rick. Sir, magdirektang tanong ito sa inyo. Are you willing to state na ang intimidation and attempts to prevent you from participating in the Philippine Independence Day Parade in New York nanggagaling sa mga puwersa o grupong konektado sa Philippine Embassy sa Amerika na mayroong consular office sa New York? Are you willing to state that or are you not identifying them? No, hindi ko ma-identify. Binabatay ko lang ito sa, okay, sa isang press release ta Eric, no? Na kung saan ay dalawa yung press release na nabanggit doon at talagang tinukoy mismo na sinabi na ang SDS lang ang nakalista, hindi nakalista ang hakbang na maisog, pero hindi naman nila nakuha yung connection na ang alituntunin, filosofiya, mission ng hakbang na maisog USA ay bit-bit ng Sara Duterte supporters kasi ito nga ay bahagi ng pambansang Kilusan. Tama. So, kailangan may mga nag-organize niyan, no? Pero ang nangamba ko na sasabihin nila na yung mga hindi nakalista, kahit na si Attorney Vic Rodriguez, ay pribadong citizen yan, ta Eric. Mm. Hindi mo naman kailangan ilagay sa guest list yan, eh. Tama. No? Dumalo siya rito sa imbitasyon namin upang magpahayag ng kanyang pambansang analysis, no? Napakaganda nung kanyang tema. At lahat kami doon, alam mo, mababagabag yung damdamin mo, ka Eric, kasi nakikinig sila sa mini program namin. At halos lahat ng ibang mga Filipino Americans nung nakita nila na maisog, hakbang na maisog, mapayapa yung tinutula, bumubuntot sila, sumasama sila, kaya lumago yung hanay namin, ka Eric. Naging organiko. Parang meron tayong people power movement in a way na isang mapayapang paraan, no? At sana mapag-usapan natin to dahil kinakailangan tuloy-tuloy ang daloy, tama, nitong ating ginagawang pagmumulat at pag-uorganisa at pagmumobilisa, no? Dahil marami tayong makalikhang pwedeng gawin, ka Eric, no? Para dito tuloy-tuloy itong pambansang Kilusan, no? Para sa sambayan ng Pilipino. Attorney Valera, before tayo magpunta doon sa nakakabahalang update na pinabisita na ni Marcos Jr. si Zelensky, isang kabaliwan ng digmaan na nagaganap sa Ukraine at Russia, at dahil sa panunulsol ng Amerika, mamaya pag-usapan natin itong panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na "We are working for peace but we are preparing for war" na kumakalat ngayon sa social media. Tanungin ko muna itong isang tanong tungkol sa ginanap na hakbang ng maisog na independence movement na pagkilos ahead of the Independence Day celebrations para sa ating kalayaan na ating minamarkahan tuwing June 12. Nasusundan ito ng Japan, susundan din sa Europe, at mayroon na rin sa Canada. Kilala ko ang organizer sa Canada, si Ginoong Beethoven Krasko, na isang university co-alumni ko ito sa West Visayas State University. Attorney Valera, gaano kahalaga po ang pag-develop ng mga Filipino communities and OFW, Overseas Filipino Workers Participation, in the process of bringing out the Filipino sentiments all over the world towards the home front situation sa ating bansa, kagaya na nangyari Independence Parade sa New York? Napakahalaga, ka Eric, no? Alam mo kung bakit? Alam naman natin na national at international front ang dapat natin tignan, no? Kanina nga, masaya-masaya kami kasi bukod dun sa kami yung pinakamalaking hanay o contingent dito sa celebration, ay ang daming nanunood sa social media. Nakiisa ang hakbang na maisog Japan, wow, Canada, may mga representante at iba't ibang bansa, no? Nakatutok sila. Kaya nga, eto na ngayon yung hinaharap ng media. Dahil sa tulong ng mga independent media, katulad ng SMNI, yes, full force sila, no? Mga independent bloggers, nakita yung kahalagahan ng independent bloggers
na malaya sila at rooted sa grassroots. Mm. So eto ngayon, parang ngayon ang bumubuntot yung mainstream media, ka-Eric, no? So bakit mangalagay ito? Oo, bumubuntot yung mainstream media sa mga independent media ngayon para sila yung nahuli sa balita. Kasi malaya at walang control ang mga malalakas na korporasyon. Pero bakit makasaysayan itong international movement na ito? Go ahead. Ako bilang pangulo ng hakbang ng Maisog USA, na nakipag-meet din ako sa mga OFWs nakaraan lang at nag-volunteer ako na gagawa ako at tutulong sa pagbibigay ng mga rules, mga alituntunin, yung mga do's and don'ts. Kung nasa Japan kayo, ano yung pwedeng gawin? Mm-hmm. Kasi ang mahalaga rito, gawin nating alingaw-ngaw ito at ingay dahil ito madidinig ng tinig, ang tinig natin kung sa ang bansa tayo gumagalaw, no? Mm-hmm. So halimbawa na lang, yung